good day, guys. So yan, nakita niyo naman siguro yung title na ginawa ko, no? So kahapon nagpa-maintenance ako sa Toyota Pasig at 40,000 kilometers para sa PMS. So yan, yun yung mileage niya ngayon. So nandyan din yung average gas, actually diesel consumption ng Hilux. So yun, kasi medyo maaga ako natapos ngayon dito sa BGC, so naisipan kong gawa na lang ng video kung ano yun ng mga naging maintenance procedure o kung ano yung mga items na ginawa dun sa Hilux. Kasi recently lang may nabasa ako sa Facebook group ng Hilux na nagtatanong, isang member na nagtatanong kung ano yung mga ginagawa at 40,000 kilometer PMS, then magkano yung magagastos. So sa video na to, so ipakita ko yung naging resibo niya. Actually hindi yung resibo, yung job order na ginawa dun sa Toyota Pasig, para makita nyo kung ano-anong mga items yung ginawa dun, alin yung mga in-inspection, alin yung mga pinalitan. So nandun lahat, as well as yung amount makikita dun sa papakita ko na job order. So ipopost ko na lang din dito sa video yung scanned copy nun, then itatakpan ko lang yung mga ibang siguro confidential information doon sa resibo. So yun, habang magdadrive ako pa uwi, so explain ko kung ano yung mga nandun para kahit pa paano mayroong general information yung mga manonood kung ano-anong mga items yung mga nandun. So ngayon, kasi since kahapon pa siya, nakabiyahe na ulit ako ngayon, so nasa 40,409 kilometers na yung biniyahe niya, pero kahapon nasa 40,300 plus pa lang kasi nanggaling ako ng Binangonan ngayon eh. So nagkaroon pa siya ng additional mileage. So yun, dito sa video na to ipapaliwanag ko rin kung ano yung condition o yung status ng Hilux ngayon at 40,000 kilometers. So naka-experience na ba ako ng sira, then yung honest review natin as driver and owner nitong Toyota Hilux, then bakit sa Casa tayo nagpapa-maintenance, so yung tinatawag na Casa maintained na unit. So tinatawag natin ito na ganun kasi ever since first PMS niya, nandun siya sa Casa every 5,000 kilometers yun. So yun nga, tulad nung binanggit ko rin kanina sa amount, papakita ko rin dito sa video na yun. Tapos at the end of the video, i-explain ko sa inyo or bigyan ko kayo ng tip kung paano kayo makakaipon ng maintenance fund na tinatawag. Kasi yun yung tawag ko dun sa maintenance fund na dun sa perang ginagastos ko habang nagpapa kapag darating na sa point na kailangan kong dalhin ulit sa Casa yung kotse para ipa-maintenance. So yun, i-mount ko yung camera dito para mas makita nyo, or actually para makapagmaneho ko habang ina-explain ko yung kung ano yung sinabi ko dun sa unang part ng video. Kasi pauwi na ako ngayon, para habang nagdadrive ako pauwi, ma-explain ko kung ano yung itong content ng video. So ba ako naka-face mask pa. So okay, dito pa ako sa BGC eh, so alis na ako. So okay, going back dun sa sinabi ko kanina, unang item na i-discuss ko dito is yung condition ng sasakyan ngayong 40,000 kilometers na siya. So ngayon, yung Toyota Hilux na to is running, yun nga, 40,400 kilometers na siya, and 1 year and 6 months na siya sa amin. So 2019 model siya, so pagkakaalala ko parang mga March 2019 siya na release. So 1 year and 6 months na siya ngayong October 2020. Actually magno November na, next week November na eh. So tama lang, 1 year and 6 months. Ngayon yung condition niya okay naman, mukhang bago pa naman or parang brand new pa siguro, except dun sa mga gas-gas sasakyan na kumbaga parang casualty na yon.
sa carelessness natin habang nagkakarga tayo ng mga item dun sa likod, hindi natin napapansin yung mga gas-gas na napoproduce doon. Kasi minsan tumatama doon yung mga item na ikinakarga doon sa bed niya. So, hindi maiwasan minsan yung gas-gas. So, yun. Bukod doon, wala naman akong na-feel na defect niya or kakaiba doon sa, lalong-lalo na sa performance kasi sobrang smooth naman niya eh. So, by the way, yung model ng, o ang complete specs ng Hilux is, 2019 model. Then 2.8G siya na sa transmission niya is manual transmission, so nakikita niyo naman sa video, and 4x4 variant siya dito sa Model G. So top of the line siya ng Model G. Then yung next na variant nito na mas higher is yung Conquest na. So yun yung complete model niya. So pagdating sa condition, tulad nung gulong, hindi ko alam kung mapapakita ko pa sa video, pero sana ma-videoan ko pa siya mamaya. So mapakita ko rin sa inyo yung gulong, and then yung in terms ng gas mileage niya. So yun, 9.5 kilometers per liter yung consumption ng gasolina. So ang driving naman nito is more on siguro mga 80-90% nasa city driving siya. So dito lang siya around Metro Manila, at then yung remaining 10%. Minsan pumupunta kami ng Laguna, tapos actually nakarating na siya ng Bicol, doon namin siya unang dinala. Then sa north naman, ang pinakamalayo is ano pa lang, Baguio. Hanggang Baguio pa lang namin siya na dadala ngayon. So yun yung average gas consumption niya, 9.5. So ang ano lang dito, kasi syempre yung ibang fellow Hilux owners natin, minsan nagtatanong, bakit sa Casa ka pa nagpapa-maintenance? Kasi alam naman natin na nag-change oil lang naman doon, 'di ba? Then yung karamihan or mostly lahat ng gasoline station may mga mekaniko naman doon para mag-perform ng normal change oil procedure. Alam naman nila 'yon kasi very ano naman 'yun eh, basic eh. Actually ako pwede ko siyang pag-aralan eh. Diba? So bakit nga ba sa Casa? Kasi ngayon, ang reason lang naman namin is syempre merong ano, peace of mind after mong magpa-maintenance or habang nasa kalsada ka, pinamaneho mo yung sasakyan mo. Nandun kasi yung ano eh, peace of mind sa akin, kasi alam ko na qualified technicians yung gumalaw dun sa kotse, perform ng maintenance, mga highly trained sila, then lahat ng mga gamit nandun sa kanila, yung correct na tools para gamit para dun sa pag-perform ng maintenance is nandun sa kanila, from receiving nila and up to pagka-carwash dun sa unit bago nila i-release ulit dun sa owner. So complete sila o kompleto sila ng gamit dun sa Casa. So tama rin yung iba na medyo mahal sila, pero para sa akin kasi bukod dun sa normal maintenance na binibili mo sa kanila, pati yung peace of mind mo kasama dun sa binayaran mo. And then number 2 na lang, syempre yung kotse is under warranty pa eh, kasi wala pa siyang 3 years eh. So syempre pagka nagpa-maintenance ka sa labas, di ba, so baka ma-void yung warranty, or wag naman sana kapag may nagkaroon ng sira yung unit, baka mahirapan kang i-claim yung warranty doon sa kanila, kasi syempre baka doon kanila balikan eh, sabihin nila hindi na covered ng warranty yan kasi hindi ka dito nagpa-maintenance, yung mga ganong issue ba. So yun yung number 2 reason, pero palagay ko at 40,000 kilometers siguro sa tingin ko, kahit na lumabas ng warranty yung kahit na ma-expire na yung warranty or matapos na yung warranty period niya, palagi ko sa Casa pa rin ako magpapa-maintain, kasi ewan ko, kasi nandun yung peace of mind eh. Parang confident ako na although okay naman, kahit na hindi ka masyadong or sa labas ka magpa-maintenance, kasi Hilux alam naman natin yung brand niyan or yung type of vehicle na yan, lalong lalo na yung brand na Toyota. So matibay naman yan, talagang tatagal yan ang, after more than 100,000 kilometers dun sa odometer niya. Medyo medyo
kumbaga general information sa atin yun, no? Okay. So number 3 yun, yung i-walkthrough na natin yung mga pinerform na maintenance procedure dito sa Hilux. So sa unang page kasi, yan, nandito yung halos mga instruction nung ano eh, nung service advisor doon, yung mga kung alin yung mga kailangan i-replace, alin yung mga kailangan inspect. So nandiyan yan. Siguro ilagay ko dyan sa video, then i-post nyo na lang para mas mabasa nyo nung maayos. And then sa next page naman yan, nandiyan na lahat ng mga parts na kailangan dun sa buong maintenance. Kasi kung mapansin nyo, meron dyan ano eh, merong quantity, merong amount. So nandiyan na lahat, makikita nyo. Then up to third page, nandiyan. Then yung succeeding pages naman, so nandiyan na yung amount. So kung makita nyo, inabot siya ng around 27,000. Pero ang total amount niya nasa 29 yata. So nagkaroon lang yan ng discount dahil ang ginamit kong pangbayad yan is yung Toyota Mastercard na credit card ng Metrobank. So ano to, hindi to promotional video dun sa credit card na yon, pero malaking bagay din kasi yon eh. So kung mapansin nyo, nasa 1,800 din yata yung na-discount dyan. So yun yung ginamit ko na pambayad dyan sa maintenance. So nga pala, dun sa listahan na yon na pinakita ko sa inyo, wala ko actually tinanggal dun eh. So what do I mean tinanggal? Parang ano kasi, diba, minsan pagkapunta natin sa Casa, bibigyan ka ng checklist dyan eh, or kung ano yung mga kailangan gawin dun sa kotse mo, tapos titignan mo yun. Diba? Titignan mo yun, syempre checkin mo yun eh. Titignan mo. Minsan may ipatatanggal ka dun eh, na halimbawa ito wag na to kasi hindi naman kailangan to, ito wag na to, wag na to, mga tipong ganun ba, para syempre mapababa yung unnecessary na matanggal yung unnecessary items na doon ka rin mas makakatipid. So pwede mo naman actually gawin yun, pero dito sa 40,000 kilometer maintenance kasi na to, wala akong pinatanggal dun sa list na yon. Kahit isa, even yung nitrogen tire inflation, kung makita nyo, ano pa rin yun eh, nandun pa rin. Pero actually pwede ko siyang patanggal dahil weekly or every gas up ko, nagpapahangin naman ako ng gulong eh, nagpapacheck ako ng tire pressure. So sayang yung nitrogen tire inflation na yun, kasi kung ganun ang gagawin mo, diba? So anyway, so yun nga, going back nung sinabi ko, wala akong ipinatanggal para mas makita ko yung pinakamataas na magiging amount niya. So kaya kung mapansin nyo, bukod dun sa general info natin na mga Hilux owners, o kahit dun sa ibang mga car owners dyan, at 40,000 kilometers, papalitan lahat ng fluids. Ganun naman in general eh. So lahat, pati mga filter, yung aircon filter, yung air filter, pinalitan yan, fuel filter. Then ano pa ba? Although yung fuel filter talagang part naman yan eh, kailangan palitan. Then kung makita nyo, meron ding item doon na engine detailing. So yung sa engine bay naman yun, nilinis nila. So natuwa naman ako doon kasi nung nakita ko yung engine, pakita ko rin dito. Nung nakita ko yung engine, talagang malinis siya. So parang bumalik siya sa dating state niya. Kasi before ko dalhin doon, talaga ang putik na nun eh. Sayang hindi ko nakuhaan ng picture yun kasi, pero sobrang putik na talaga dahil may mga lugar na pinupuntahan ako na maputik, maaligabong. Talaga madumi na yun. And then ano pa ba? Nagkaroon sila din doon ng anti-back treatment. Yung sa ano naman yun, dito sa loob naman yun, sa aircon. So meron silang treatment na yun. Then pagpasok ko ng kotse after gawin, naamoy ko naman siya na alam kong ginawa yung anti-back treatment na yun. So yun is palagay ko, pwedeng actually tanggalin yun yung mga item na yun kung ayaw mong ipagawa yun. And ano naman yun, nandyan din naman yung amount, pwede nyo siyang i-less. Kasi before ko i-go yung lahat ng item na yun, kinausap naman ako ng service advisor, tinanong ko mga magkano abutin. Binigyan niya ako ng rough estimate na nasa around 25,000. Pero yung 25,000 na yun, pwede pang bumaba yun. Pero, I mean, pwede pang tumaas. Kasi yun yung panang pinaka-ano nila eh. Base price nila at 40,000 kilometers. Sa lahat ng mga kailangan gawin. Ha. So, compare nyo na lang kung sa labas kayo magpapa-maintenance. Then, tip ko lang, syempre, number one, sundin nyo yung nasa maintenance manual nyo. Kung ano yung mga kailangan gawin doon. Kahit na sa Casa man or sa labas kayo magpapagawa ng kotse.
ano pa rin, follow nyo pa rin yun. Kasi syempre, nandun na lahat. May guide na kayo doon kung anong gagawin. Change oil, aircon cleaning, replacement ng mga parts. Nandun naman yan eh. So, ma-check nyo rin naman din. Sali din kayo dyan sa mga Facebook group para makita nyo rin or ma-share din ng iba or makapag-share kayo ng ibang information dun sa ibang ano sa fellow members nyo dun. So, okay. Then dito sa last part ng video, i-share ko sa inyo kung paano ko naiipon yung maintenance fund na yun. Although credit card ang ginamit ko dun, babayaran ko rin yun kaagad eh, kasi inabol ko lang dun sa credit card na yun is maka-discount. Kasi pag cash payment ka, hindi ka makaka-discount ng ganun eh. So, ngayon, pero kung tutusin, pwede naman natin siyang bayaran ng cash. So, ang question lang, paano ko naiipon yung 25,000 lang ang inipon ko para dito sa maintenance period na to, ngayong 40,000. So, 25,000 lang yung inipon ko dito para sa dito sa maintenance period na to at 40,000. Ngayon, paano ko siya ginawa? Before ko pa nasa 5,000 kilometers pa lang ako or 10,000 yata. Tinanong ko na yung SA noon, yung service advisor noon, sinabi niya na at 40,000, ito yung major maintenance mo. And then, ito yung pinakamalaking gastos. So tinanong ko na sila, mga magkano yung gastos noon? So binigyan nila ako ng figure na 25,000 nga. So yun, yung 25,000 na yun, since every 5,000 kilometers ako nagpapa-maintenance. Sa buong maintenance cycle na yun, from kilometer 1 to kilometer 5,000, nagsasave na ako ng 5 pesos per kilometer na itinatakbo ko every day. So kasi mako-compute nyo naman yan eh. Diba, meron naman tayong odometer sa kotse. So alam naman natin kung paano yan i-compute, kung ilang kilometers yung tinakbo mo ngayong araw. So kung ilang kilometers ang tinakbo ko ngayong araw, minumultiply ko lang yun ng 5 pesos, then kung magkano man yung amount na lalabas doon, itinatabi ko na gano'n man kalaki or kaliit yung amount na yun. Basta ang ginagawa ko doon, every day or every gamit ko ng sasakyan, bago ko lumabas ng kotse, kinukuha ko na sa wallet ko yun, tapos isinisave ko na. Meron akong lalagyan ng pera na para doon, yung maintenance fund na yun, na hindi ko talaga ginagalaw. So everyday nilalagyan ko siya depending on how far or kung gaano kalayo yung tin-travel ko. So for example, this day naka 50 kilometers ako. So yung 50 kilometers na yon multiplied by 5, so 250 pesos yon. Yung 250 pesos na yon, itinatabi ko na yon. So isa-save ko na yon doon. Then halimbawa, the following day naka 60 kilometers naman ako. Then yung 60 kilometers na yon, that's equivalent to 300 pesos. So itatabi ko na rin yon. So pagdating mo dun sa maintenance period mo or yung ika 5,000 kilometers mo na kailangan mong ipa-maintenance na uli yung kotse, meron ka ng 25,000 na maintenance fund mo. Okay, so actually dito ngayong 40,000, kulang yung maintenance fund ko ng 2,000 plus kasi nga 27,000 yung naging total bill niya eh. So previously naman dun sa maintenance fund na yun, may sobra naman ako dun. Kaya yun pa rin yung ginamit ko. Ngayon, for example, normal maintenance nyo naman, since change oil lang naman, normally naabot lang yun ng mga nasa 8,000, 7,500. So yung sobra dun sa 25,000, pwede mo ibili ng mga accessories yun or kung ano man yung gusto mong gawin, pwede mong kunin yun. Bahala ka na kung saan mo gastusin. Kasi yung after no cycle na yun, mag-iipon ka naman ulit for maintenance eh. Pero hindi ko siya ginagastos nang sagad kasi possible din na masira yung battery mo abang nandun ka sa cycle na yun, diba? So check mo na rin kung magkano yung battery. Mag-save ka na ng palagi meron kang nakasave dyan na 10,000 para kung saan ka man abutin, meron ka ng pambili ng battery mo, halimbawa. So ganun yung ginagawa ko. Tulad ng dating maintenance niya, medyo nakasave ako ng konti ron kasi nga 8,000 pesos lang yun. Then sa 25,000 may natira pa ako na nasa 17,000. So yung kalahati nun, binili ko ng dashcam kasi ito nasa 8,500 to eh. So yun lang yung tip na pwede kong i-share sa inyo kung paano nyo maiipon yung maintenance fund nyo na yan. Pero it's up to you kung magkano yung isa-save nyo per kilometer, kasi alam nyo naman yun eh, every car naman magkakaiba ng amount yan ng maintenance, diba? For example, yung sedan, iba yung type ng engine yun, gasoline engine yun, ibang klase ng langis, may mga spark plugs yun, diba? So yung aircon filter nun, iba yung frequency ng palit ng air cleaner nun,
So, maanan nyo naman, matatansya nyo naman doon. Then, kung alam nyo na, halimbawa, 5,000 lang ginagastos nyo every maintenance, ano niya, period niya. Pwede 1 peso per kilometer lang yun. So, hindi, kung everyday nyo gagawin kasi yun, hindi kayo mabibigatan eh, pag dumating yung point na kailangan nyo na siyang ipa-maintenance ulit eh. Kasi before, ang ginagawa ko, tinatansya ko lang yan. Halimbawa, ay, next week na pala ako magpapa-maintenance. So, may 8,000 ako na kailangan ilabas. Doon kasi, in that way, kasi nararamdaman ko na parang ang bigat sa bulsa eh, na maglabas ng 8,000, maglabas ng 30,000 para sa maintenance. Kaya nahihirapan ako lalong mag-budget ng ano, mag-budget ng pang-araw-araw kong budget, di ba? Then yun, sinasama ko na rin yun sa budget. Tapos, kung sakali man na nakikita ko na hindi ko naman kailangan magdala ng kotse or malapit lang naman yung pupuntahan ko, minsan nagbabike na lang ako para makatipid din ako dun sa maintenance na yon, or minsan naglalakad na lang, or minsan hindi na talaga lumalabas para hindi, para pagka alam mo na ano, medyo magigipit ka or medyo alanganin yung budget mo ngayong araw, so pwedeng huwag ka na magdala ng kotse para hindi na dumagdag yun sa gagastusin mo. Kasi part yun ng car ownership eh, di lang naman syempre yung monthly ang iintindihin mo, hindi lang syempre yung insurance, diba? So may ano dyan, merong maintenance fund na kailangan mong ano, may kailangan mong ipunin din. And sa atin mga mahiling magmaneho or karga in tinatawag, diba? Hindi tayo minsan mapakali pag hindi tayo makabili ng accessories or yung minsan yung pang car wash nyo, dun yun na rin pwedeng kunin, diba? Or basta ibang mga gastos na related din sa sasakyan, so pwede nyo kunin dun sa maintenance fund. So yun lang ang pwede ko i-share sa inyo. Sana makagawa uli ako ng video na related dito sa sasakyan para tingnan natin. Then, kung may questions kayo tungkol dun sa pinerform na maintenance or kung magkano or anong mga klaseng ano to, pwede nyong i-comment dun sa video. Try ko kayong sagutin dun. So, dito ko na tapusin yung video. Salamat sa panonood.